Psalm 104, 1-5. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Who coverest Thyself with light as with a garment, who stretchest out the heavens like a curtain, who layeth the beams of His chambers in the waters, who maketh the clouds His chariot, who walketh upon the wings of the wind, who maketh His angels spirit, His ministers a flaming fire, who laid the foundation of the earth, that it should not be removed forever. And the Lord bless the reading of His word. Heavenly Father, sa gabi pong ito, we come to worship You and praise You through our prayer meeting. We ask, O Lord, na kami, Panginoon Diyos, ay patuloy na magpuri at luwalhatiin ang Iyong pangalan. At ganun din, magpatuloy kami, Panginoon Diyos, sa pag-aaral ng Iyong salita. At ganun din, at ipamuhay ang mga salitang ito. Na sa ganoon, Panginoon Diyos, ay magpatuloy kami na magsilbing liwanag ng mundong ito. Salamat po sa gabing ito na gagamitin mo na ihatid ang iyong salita sa gabing ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang mga bagay na ito at maintindihan sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi ng iyong salita. Salamat po sapagkat batid namin, Panginoon Diyos, na ang buhay mo ay naialay para sa aming pong kaligtasan. At salamat po sa lahat ng iyong mga tagumpay. Kami, Panginoon Diyos, ay nagtatamasa ng mga tagumpay na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang bawat isa ay magpatuloy na naka-tune in sa pakikinig ng iyong salita. Nang sa ganoon, Panginoon, ang aming buhay espiritual ay magkaroon ng kalaguan at karoon, Panginoon Diyos, ng kabusugan sa aming espiritual na buhay. Salamat sapagkat ang mga espiritu namin, Panginoon Diyos, ay nauuhaw sa iyong mga salita. Salamat sa biyaya mo at pagpapala at ang dalangin namin na ang bawat isa ay patuloy na magpananalingan sa bawat isa. At pagpatuloy, Panginoon Diyos, na lumapit sa iyo, sumunod sa iyong mga tagubilin, sumunod sa iyong mga utos. At lahat ng ito po ay aming panalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.
Magandang gabi mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ay magsimula muli sa ating gawain espiritual at tayo ngayon ay dadako sa ating prayer meeting. At ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pagpakinig ng salita ng ating Panginoon. But bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Our gracious mighty Father, thank you so much, O Lord, sa pagkakataon na ito na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Give us wisdom and understanding, Panginoon, upang ang mga bagay na aming mapakinggan, ito'y magbigay din ng mga insights sa amin at maibahagi namin, Panginoon. Ganun din, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin na kung saan nandun ang inyong patnubay at gabay at pag-provide sa mga pangangailangan namin, physical and spiritual. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na nararanasan namin ang inyong biyaya, Panginoon. And also, we thank you, Panginoon, sa multimedia team na siyang gumagana, Panginoon, sa gawain ito na kung saan iba't ibang dako man ang aming lugar, bagkus kami po ay nakakapakinig ng inyong salita sa pamagitan ng multimedia team, Panginoon. At sa araw na, sa gabing ito, sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral ng iyong salita, pangunahan niyo po kami. Kaya ang lahat ng kapurihan na may pagpapasalamat, binabalik namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ang ating 2022 team ay makikita sa 1 Corinthians 15:8. At ang babasahin ko sa inyo ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, firm on the truth, steadfast in the faith, and abounding in service. Yan po yung ating team sa year 2022. At ang ating January team naman verse ay makikita sa Isaiah chapter 66 verse 11. Yun po, spring forth righteousness and praise. Yun po. So, ang ating pag-aaralan, ang title ng ating pag-aaralan ngayon, Strong in Faith. At ang ating text verse naman ay makikita sa Hebrew chapter 11 verse 7. At ang kanyang cross-reference sa Genesis chapter 6 at chapter 7. Okay? So, babasahin ko po sa inyo. If you have your Bible, tingnan nyo na lang. At babasahin ko. Sabi dito, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to saving of his house, by the which he condemned the world and become heir of the righteousness which is by faith. Yan po, ang Diyos ang siyang magpala sa kanyang salita. Sa ating pangbungad, alam naman natin na halos karamihan sa atin ay nakakaranas ng iba't ibang hamon sa buhay, especially sa panahon ngayon, pandemic, na kung saan buong mundo ay apektado. Pero alam naman natin na ang bawat isa ay iba't ibang hamon ang ating naranasan, especially ang iba ay nakakaranas ng talagang intense or sobrang malaking hamon or dagok sa kanilang buhay dahil sila po mismo ay actual na nakaka-experience ng disasters na sinasabi. So, kung ating makikita sa ating mga television, ay talagang tayo ay masabi natin talagang sobra. Dahil, example sa mga typhoons na nangyari in the past years na kung saan, kagaya ng typhoon Yolanda na nangyari sa Leyte na kung saan was out talaga. So, makikita natin na ang bawat pamilya ay nagkaroon ng mabigat na karanasan. At ganun din yung mga tornado sa iba't ibang bansa na kung saan was out din yung mga bahay, may mga namatayan.
So yun po. So mga tsunami sa Japan. Tsunami sa Japan na nangyari sa iba't ibang dako na kung saan maraming ari-arian, maraming buhay ang na wala. So ganun din earthquakes na nangyari sa iba't ibang dako. Kaya yun po ang mga na-experience ng bawat isa sa atin na iba't ibang mga hamon na ating nakaharap. So that people could realize that they need God. Ganun din sa buhay natin. Pinaparealize natin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kailangan natin siya. Higit sa lahat. Okay? So sa ating pagpapatuloy, as believer, it is not only our privilege to come and to fellowship with God and to walk in fellowship with Him, but also to be His co-worker. If you have your Bible with you, titingnan natin sa 2 Corinthians chapter 6 kung anong sinasabi, verse 1. Sabi dito, we then as co-workers together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Yan po, tayo ay kasama. After we receiving the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we have a task to do na kung saan yun po ang gusto ng ating Panginoon na iparating sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para manahimik or gagawin natin ang gusto natin. Gusto ng Panginoon na makasama tayo sa kanyang mga layunin sa gawain sa sanglibutan ito. Especially sa pagbabahagi ng kanyang salita upang ang kanyang biyaya ay makarating din sa ibang tao. Okay po, so ganun din, babasahin din po natin ang Ephesians chapter 2 verse 10 sa ating pagpapatuloy. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. So ganun din yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. Dahil po tayo ay ni created or ninalang ng Panginoon sa kanyang kawangis, kaya ang buhay natin dapat ay lugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Okay, because we are new creature in Him. So mayroong pagbabago sa ating buhay. Wala na yung luma at ang bagong pagkatao na ang makikita sa buhay natin. Yun po ay ang imahin ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ito po na ang bunga ng nasa kay Kristo. Na dahil tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Okay? So, as we continue, basahin din po natin ang James kung ano sabi dito sa James chapter 2 verse 17. Even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Kung hindi ang pananampalataya natin ay hindi nagwo-work, ay ito ay patay. Ito po ang sinasabi sa salita ng ating Panginoon. Kailangan i-work out natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So we say that wherever there is true faith in God, there is an outward evidence of faith. Kailangan makikita po sa ating buhay. Yan po ang tunay na pananampalataya. Mayroong effect, no? Especially sa ating behavior. So faith shows itself in works, no? Makikita po yan sa buhay ng ating ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya ng ating Panginoon. It is vain to say that we have faith in God if there are no works in our resulting from such faith. Walang saysay ang ating pananampalataya kung ang resulta ay hindi makikita sa buhay na bawat isa sa atin. So kagaya ni Noah had faith which made him well blessing to the Lord and which was seen in the amazing work he did in building the ark and the proclaiming of God's word and obeying the Lord.
Yan po. So, nag-reflect talaga sa buhay ni Noah ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod niya sa command ng ating Panginoon. Okay? So, sa ating pagpapatuloy, basahin natin po ang Hebrew chapter 11 verse 7. Sabi dito, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark that to the saving of his house, by the which he condemned the world and become heir of the righteousness which by faith. Yan po. Kung kaya namana niya ang katuwiran sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Yan po ang nangyari kay Noah. Kung kaya siya po ay nakatagpo ng biyaya sa harapan ng ating Panginoon. Okay, so as we continue sa 1 Peter 3:20, basahin din po natin, sabi dito, which sometime were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by waters. By water. Yun po. So, makikita natin na ang ating Panginoon ay talagang long-suffering. Ibig sabihin, mahaba ang kanyang pasensya para ang tao ay maligtas. Inantay niya na lumapit sa kanya. Kagaya ng ginawa ni Abraham, na kung saan si Abraham ay nag-barginan pa sa Panginoon para lang maligtas yung Sodom and Gomorrah. Na kung saan sabi ng Panginoon, 50, kung may 50 na may mananampalataya ay hindi ko gugunawin. So ganun ang ginawa ni Abraham. Hinayag niya ang salita ng Panginoon, wala pa rin maniniwala hanggang sa nagtawad siya ng 45. Ang Panginoon nag-antay pa rin hanggang sa wala pa rin naniwala hanggang sabi ni Abraham, 40. Kung 40 pwede ba? O sabi ng Panginoon, sige, kung may 40 hindi ko gugunawin. Hanggang sa wala pa rin naniniwala, hanggang sa naging 30, naging 20, naging 10. Pero kung titingnan natin, wala talaga. Until the day na kung saan ang Panginoon ay, kung anong sinabi niya, ay ginawa niya na kung saan. Hinatulan niya, kinundim niya ang mundo dahil sa kasalanan. Okay? So, yun po yung rason. So, napakasarap na ang ating Panginoon ay hinanda niya, he prepare the ark na kung saan ang tao ay maligtas. So, ganun din sa buhay natin likewise sa panahon ngayon na kung saan ang Panginoon natin ay meron siyang hinanda. At ang ating Panginoon ay mahaba ang kanyang pasensya at inaantay niya ang sinumang willing na tumanggap at magkaroon ng kaligtasan. Kasi ayaw ng Panginoon ang tao mapunta sa eternal punishment. Gusto nga ng Panginoon ay masave ang lahat. But ang Panginoon, binigyan niya ang tao ng wisdom to choose para pumili. So yun po, na napakasarap na ang ating Panginoon ay niready niya ang kaligtasan sa kabila ng kasalanan ng tao. Nandun pa rin ang pag-ibig ng Panginoon, nandun pa rin yung concern ng Panginoon sa tao. Okay? So, yan po ang makikita natin sa karakter ng ating Panginoon. So, makikita din natin, patuloy tayo sa 2 Peter 2 verse 5. Sabi dito, and spread not the old word, but save Noah, the 8th person and preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So, gusto ng ating Panginoon na kailangan ihayag, ibahagi natin ang kanyang salita. Ibig sabihin, kasama tayo sa purpose ng ating Panginoon, sa mga plano niya, na ibahagi ang kanyang salita para marami pang taong makaalam at
mabahagian at maligtas. Eh, ayaw nga ng Panginoon na ang tao ay mapahamak. Kaya gusto niya iparating ang mabuting balita. Okay po? So, sa ating pagpapatuloy, three reason why the study of Noah is so up to date. It's teaching. Ibig sabihin ha, hanggang sa katapusan, si Noah ay nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Para lang sa kaligtasan ng karamihan. Okay? So, Noah lived in a day of grace. In Noah's case, the door of salvation was open for 120 years. Yan po. Ibig sabihin, mahabang panahon ang binigay, ang palugit na ibinigay ng ating Panginoon para ang tao ay ma-realize na niya na kailangan niya ang Diyos para sa kanyang kaligtasan. Okay, so titingnan natin ang 1 Peter chapter 3 verse 20. Yun po ang ating nabasa. Sabi niya, as believers, we live in the day of grace. Sa panahon natin ngayon, tayo din po ay namumuhay sa biyaya ng ating Panginoon when God offers of salvation to all of us. Okay? Sa biyaya nga ng Panginoon, kung bakit tayo nanatili hanggang ngayon, nandito pa tayo sa mundong ito. Kaya ang papuri at pagpapasalamat natin ay lagi sa ating Panginoon. So, kung ating titingnan din sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, pakibasa nyo na lang din, for he said, I have heard thee, in a time accepted and in the day of salvation have I succored thee. Yun po. Yun yung araw ng pagliligtas. Sa panahon ni Noah. At ganun din sa panahon natin. Na kung saan ang Panginoon ay niready niya na ang kaligtasan. Inaantay niya na lang ang bawat isa na sino man mananampalataya na lumapit at willing para sa kanyang kaligtasan. Okay, so in Hebrew 3, chapter 3, verse 7 to 8, sabi dito, wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear His voice, harden not your heart as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. So, hanggang 8 yan. So, ibig sabihin, isuko natin. Huwag na natin, huwag na natin patigasin yung ating puso. Isuko na natin sa Panginoon ang ating buhay. Ibig sabihin, manumbalik tayo sa Panginoon. Magsisi tayo ng ating kasalanan dahil ang Panginoon ay handang magpatawad sa atin. Ayaw nga niya mapahamak ang bawat isa. Kaya naghanda ang ating Panginoon ng kaligtasan. He prepare salvation sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo dahil siya yung nagbayad ng ang kanyang dugo, ang siyang naging silbing bayad para sa kasalanan ng tao. Okay? So, huwag na tayong magdalawang isip pa. Dahil hinanda na ng ating Panginoon ang kaligtasan. So, kailangan na nating tanggapin ang ating Panginoon. Ito po ay libre, walang bayad. So, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo manatili dito sa mundo. So, kailangan na bago ang lahat, maging secure yung ating patutunguhan. Kung kaya't kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo para tayo ay masiguro natin ang ating destination. Okay? So, there is no excuse na sasabihin natin na wala akong narinig. Wala ko alam patungkol dyan sa kaligtasan.
Marami pong ginagawa ang ating Panginoon sa pamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita. At ganun din, yung kanyang salita, naka-ready, nandyan po sa Bible, mababasa po natin. Okay? So, we need an intimate relationship sa ating Panginoon. Dahil siya lang po ang ating kailangan, pinakakailangan para sa ating kaligtasan, eternally. Okay? So, inaantay ng Panginoon yung ating response. Nawa ay kaagad-agad magkaroon tayo ng response na tanggapin ang ating Panginoon, Jesucristo, na ating Diyos na tagapagligtas. Okay? So, patuloy tayo. Sabi dito sa Revelation chapter 22, verse 7. If you have your Bible, babasahin ko po sa inyo. And the Spirit and the Bride says, come, and let him that hear it say, come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. Yan po. Hinanda ng Panginoon ang kaligtasan ay walang bayad. Freely. Kaya ano pang inantay natin, kapatid? Kaibigan, kung kayo po ay nakikinig, inanda ng Panginoon ang kaligtasan freely. Yan po ay sigurado ang ating patutunguhan ay sa langit. Okay? So, sa ating pagpatuloy, God offers salvation to those who come to Him and repentance. He offered salvation freely. So, Noah, sa time ni Noah, Noah lived in the world and a day of terrible apostasy. Ito naman ay namumuhay si Noah na sa panahon ng grabbing darkness or apostasy sa dahil sa kasalanan ng tao. Makikita natin yan sa Genesis chapter 6, Genesis chapter 6 verse 1 to 7. If you have your Bible, pakitingnan nyo na lang at pakibasa nyo na lang din po. Makikita natin, see what dark days they were. Yung panahon na yun, sobrang ang tao ay makasalanan. And look at 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 na kung saan ganun din sa panahon natin ngayon. Now the Spirit speak expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving head to seducing spirit and doctrine of evil. Yan po. Ang mga tao nagsisitalikod sa kanilang pananampalataya. In the time of Noah at ganun din sa time natin ngayon. Kasi yan po ay hinahayag ng ating Panginoon sa kanyang salita. Sa 1 Timothy chapter 4, 1 to 3. Kung kaya't ang Panginoon, ang kanyang salita ay pinaparating sa atin upang tayo ay pabalaan, warningan. Na sa kabila ng mga hamon, tayo ay magpapatuloy. Apostasy na kung saan ang mga tao ay hindi na nila kinikilala ang Panginoon. Okay? So, sa ating pagpapatuloy, tingnan din natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2. If you have your Bible, sabi dito, this know also that in the last days, perilous time shall come. Yun po. Napakalinaw ang sinasabi ng ating Panginoon na darating ang panahon na talagang danger. No? Perilous time shall come for men, lovers of their own selves. Naging makasarili na ang tao. Tinalikuran niya na ang kanyang pananampalataya. Kaya yun po mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon upang tayo ay hindi madadaya ng sanglibutan. Okay? So patuloy tayo na maging matapat sa ating Panginoon. Kagaya ni Noah,
So as Noah lived for the Lord in a time of great spiritual and moral darkness and wickedness. Yan po. So sa panahon natin ngayon, we are in the last days. Kaya tayo ay magpapatuloy. So yun po ang sabi dito, Noah lived and worked at the end of the age of dispensation. So ganun din tayo. We live in the last days of the dispensation of grace ng ating Panginoon. O, titingnan natin, basahin po natin yung Matthew 24 verse 37. Sabi dito, basahin ko sa inyo, but as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as he, the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noe entered unto the ark. Yan po. And knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man, be. So yun po. So always be ready. Yun po. Na kung saan ito po ay second coming ng ating Panginoon. Dahil di natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon, as the thief in the night. Kailangan always bilang mga mananampalataya, tayo lagi ay handa sa pagdating ng ating Panginoon. Tayo po ay laging mapagmatyag. Okay po mga kapatid. So sa ating pagpapatuloy, Noah lived in a world was under condemnation. So ganun din sa buhay natin dito sa mundo. We live in a world was under condemnation. Pagkusabi ang biyaya ng Panginoon ay nasa sa atin bilang kanyang mga mananampalataya. At ngayon sa panahon na ito, tayo ay kailangan masigasig sa pagbabahagi at nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So kung mababasa natin sa Genesis 6 verse 7, sabi dito, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping things and fowls of the air, for it repented me that I have made them. Both Noah found grace in the eyes of the Lord. Yan po. Si Noah lang ang ang nakitaan ng Panginoon ng grace sa panahon na yon. So as believers of God, makikita naman natin ang response sa John 3 chapter 3 verse 8 to 19. Basahin ko sa inyo, sabi dito, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Yan po. Kapag mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoon, Hesukristo, ay hindi na tayo mahahatulan. Bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po. Pero yung hindi, because he that not believe, sabi niya dito, in the name of the only begotten Son of God, and this is the condemnation, that light is come unto the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. So ganun po, mahatulan ang sino mang hindi kumikilala sa ating Panginoon. Kaya huwag na nating antahin na
darating ang panahon na hahatulan ang nang dahil sa kasalanan. So ni-reveal na po ng ating Panginoon ang katotohanan na kailangan natin ang Panginoon higit sa lahat. So huwag na natin paabutin na tayo ay mahatulan pa ng ating Panginoon. So manumbalik po tayo sa ating Panginoon. Okay, so yan po, makikita natin sa Romans 3:19. At ganoon din sa 2 Thessalonians 2, chapter 2, verse 7 to 9, na kung saan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lang ang ating pag-asa. Siya lang po yung ating hope para tayo ay hindi mahahatulan. Okay? So, how faith works in the lives of Noah? Paano natin makikita? Number one, the works of faith is to hear the voice of God and the clamor of the other voice. Amid the clamor of the other voice. Ibig sabihin, Noah faith heard God speaking to him instead na sa mga taong nakapaligid sa kanya na maraming sinasabi or maraming discouragement ang sinasabi sa kanya. Hindi niya pinakinggan yun, bagkus ang salita ng Panginoon ang kanyang pinakinggan. So nawa, ganun din ang bawat isa sa atin bilang ating mga bilang kanyang mga mananampalataya na kung saan we always hear the voice of our Lord sa kabila ng mga hamon. Okay, so sa Genesis 6:13, sabi dito, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. So, makikita natin na ang pananampalataya ni Noah ay hindi niya binaliwala ang tinig ng ating Panginoon, bagkus ito ay kanyang sinunod sa kabila ng mga discouragement at panghahamak sa kanya. Okay? So, in Hebrews 11:7, the work of faith as to do the same, no, ka sa ginawa ni Noah, yung gagawin natin. It is not easy, hindi ito madali, no, kagaya kay Noah. We are surrounded by so many confusing voices, but the work of faith is to hear God's voice amid all the other voices of the earth, in the earth. Yan po. So, pangalawa, sabi dito, the work of faith is to obey the voice of God. So, makita naman natin sa Genesis 6:14. Sabi dito, make thee an ark of copper wood, room shall thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. Yun po yung instruction ng Panginoon kay Noah. So, at ang lahat na yan ay sinunod, ginawa ni Noah. He obeyed God's command. Kahit di pa siya naka-experience ng mga bagay na yan na kung saan gagawa siya ng barko. At doon pa sa bundok. At ganun din, ang ulan. Hindi pa sila naka-experience ng ulan kasi hamog lang yun sa kanila eh. Nung time na yon, wala pang ulan. So, sinabi ng Panginoon na magkaroon ng flood, but makikita natin na si Noah ay nag-response sa sinabi ng ating Panginoon. Kung saan makikita din natin dyan na sigurado yung mga nakapaligid kay Noah na tao ay tinatawanan siya.
na kung saan sa bundok siya gumawa ng barko, at sinasabi niya sa mga tao na nagkakaroon ng flood. So hinahamak siya, inukutya siya, pero hindi niya pinakinggan yun. Pinakinggan niya ang ang boses ng Panginoon at ang instruction ng Panginoon. Kung ano ang instruction ng Panginoon ay kanyang ginawa. So God had said it, and the work of faith is to accept and act upon God's revelation, however contrary to human reason. Yan po. It many appears to be obedient in God's voice. So in Genesis 6:22, yan po ang sinasabi na Noah did the command of the Lord. Ginawa niya kung anong sinabi ng ating Panginoon. Okay? Sa ating pagpapatuloy sa John chapter 10 verse 20, sabi ito, and many of them said, he hath a devil and is mad. Why hear ye him? Yan po, hinamak siya. Bakit tayo makinig sa kanya? Walang katotohanan yung mga sinabi niya. Sa demonyo yan. He hath a devil and is mad. Why hear ye him? Yan po ang sinabi sa kanya. So ganun din sa panahon natin, di ba? Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, ganun din yung sinasabi ng iba kapag kapag tayo ay matapat na ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Ay, hindi yan. Hindi yan totoo. Baliw yan. So, but hindi nagpatinag, hindi nagpapa-affix si Noah. Instead, pinakinggan niya ang tinig ng Panginoon at instruction ng Panginoon sa kabila ng mga panghahamak sa kanya ng mga tao sa time na yun. So, ganun din sa buhay natin, mga kapatid. So, we hear God's voice and obey God's command. Okay? Sa pangatlo, the work of faith is to do the will of God even though you appear to be the only one doing it. Kagaya ni Noah, siya lang mag-isa. No? Nung panahon na yun, siya lang din mag-isa. Eh. Siya lang yung naniniwala sa Panginoon. So, are you the only Christian in your home and in your school or sa mga kaibigan mo, ikaw lang ang mag-isa, ang Kristiyano? So, Noah was the only one at first nung panahon na yun. So, as God's people, we always been makikita natin na minority, no? Kukunti, no? Ilan-ilan lang. Oh, kung babasahin natin sa 1 Kings 19:14 at saka sa Matthew 7 chapter 7 13 and 14, when the devil suggests to you that you are mistaken in being a Christian because so few are Christians, then maalala natin it is the works of faith to call him liar. Ito'y masasabi natin ng Diablo or si Satan ay sinungaling. Tingnan natin sa John 8:44. Ano sabi sa John 8:44? And to go on living, patuloy tayo na mamuhay at maglingkod sa ating Panginoon even though na tayo ay makikita na kukunti or nag-iisa kagaya ni Noah. So, hindi hadlang yun dahil ang kalaban natin ay nandun ang kanyang discouragement para tayo ay mahatak at tumigil sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, yan po na
Huwag tayo mawala ng pag-asa. Tayo po ay magpapatuloy dahil ang Panginoon ang ating kasama. So look up in Matthew 11 verse 2 to 6. Sabi dito, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Sabi niya, hindi tayo napanghinaan. Mapalad tayo dahil ang Panginoon ay kasama natin. Okay? Hindi tayo nag-iisa. So we alalahanin natin lagi na ang Panginoon kasama natin. Hindi siya nagpapabaya sa atin. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa ating Panginoon. Kaya tayo ay magpatuloy na maging matapat sa ating Panginoon. So, dahil hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon, kaya mayroon tayong panlaban sa kalaban, no? Ma-overcome natin ang mga hamon na yan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So huwag tayong manglupay-pay or mapanghinaan. So sa ating pagpapatuloy, the work of faith is to go on with God, work in the face of every opposition and discouragement. There is no doubt that Noah suffered opposition and must have been discouraged. No? Si Noah nga, hindi siya na-discourage. Eh. Na dapat siya nga ma-discourage dahil nag-iisa lang siya sa samantalang ang mga opposition or nag-discourage sa kanya, napakarami. Pero hindi siya bumigay. Eh. Instead, nagpapatuloy siya dahil alam niya na kasama niya ang Panginoon. Okay? So, how many times na si Noah ay tinimp at sinabi na yan ba ay kapaki-pakinabang? Yan ba talaga ay kailangan? So, ganun din po sa buhay natin. Ganun din yung mga katanungan. Yan din po yung mga discouragement na ginagawa ng kalaban para tayo ay tumigil at manglupay-pay. But alam naman natin na ang Panginoon kasama natin. We have victory lagi dahil sa Kanya. Okay po? So, mahalaga, sabi ba, sabi nga doon, ang mahalaga ay iwan ka man ang lahat, pero ang Panginoon ay nandyan sa iyo. Yun po yung pinakamahalaga. So, yun po sa buhay natin na dapat ay huwag tayong mapanghinaan. So, from the crowd na nakapalibot kay Noah, surely na si Noah dapat ay magalit, pero hindi siya nagalit. Eh. Bagkos ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi siya nadismaya. Okay? So, how does the opposition we have to bear or hinahamak tayo kagaya ni Noah compare with that o Noah? So, yun po, makikita natin yan sa 1 Corinthians 10:13 and also sa 2 Corinthians 4 chapter 4 verse 8 to 9 and Galatians 6 verse 9. God is faithful, who will not suffer us to be tempted above that you are able. Hindi ng Panginoon i-allow ang mga bagay na yan kung hindi natin kaya. But kung hindi man natin kaya, ang Panginoon ang isang magbibigay sa atin ng escape. Ibig sabihin, ang Panginoon, tutulungan niya tayo. Nandiyan siya lagi to help us. Okay? So, lalapit lang tayo sa Panginoon. Lagi tayo manalangin. So,
sa pagdating sa tulong. Dahil ang Panginoon natin is always available and ready na tayo ay tulungan. Okay? So, panglima, the work of faith is to accept God's judgment without questioning His justice. Dahil alam naman natin na ang Panginoon ay God rebelled Noah that He was planning to send flood and destroy every living thing upon the earth. No, makita natin yan sa Genesis 6 chapter 6 verse 7. And Noah said an effect. Kaagad-agad. Right away. Ay nag-action si Noah. At kanyang sinunod ang mga instruction ng ating Panginoon. Dahil alam niya na ang Diyos sa kanyang salita ay totoo at tapat. So, in Genesis 18:25, yung sabi ng ating Panginoon, siya ay do right and kanyang pinapahayag mula sa kanyang salita na kailangan mayroon ng pagbabago at katuwiran makikita sa buhay natin kagaya ni Noah para tayo para ang isang mananampalataya ay makasumpong ng biyaya sa ating Panginoon. Okay, so you see in Psalms 19 verse 9, the judgment of the Lord is always true. So we must remember the severity of God as well as His goodness. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, siya ay tapat at totoo. Makikita natin din ang kanyang kabutihan. Dahil nga ayaw ng Panginoon mapahamak ang bawat isa sa atin. Kung kaya't, inaalaw niyo yung mga bagay na yan para tayo ay ma-remind. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng tamang landas ng ating lalakaran bilang kanyang mga mananampalataya. So, yun po, the goodness of the Lord ay makikita natin at ang kanyang justice ay hindi natin pwedeng questionin dahil ito ay totoo at matuwid. Okay? So, yan po sa Romans 11:22, Elijah prayed for drought. So sa kung saan kailangan natin lagi prayed Elijah, kagaya ni Elijah. Manalangin, lumapit lagi sa Panginoon. Para tayo ay gabayan ng ating Panginoon sa ating mga lakad sa buhay. And also sa look sa tingnan natin sa James 5:17 kung saan Noah looked sides with God in his intention to send flood. Yun po. So there is another judgment coming to the earth. Kung titingnan natin sa Thessalonians 1:7-9 and also sa Peter, 1 Peter na dito na kung saan the work of faith is to live the work in the light of this solemn fact. Ang gawa ng pananampalataya, ang katapatan natin ay ipamuhay natin. Makikita na ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo sa kabila ng kadiliman dito sa mundo ay nagliliwanag. Okay po? Kagaya ni Noah na kung saan nagpapatuloy at nakikita ang kanyang katapatan sa ating Panginoon. So, ganun din sa buhay natin bilang mananampalataya. So, the work of faith is to proclaim the message of God however solemn and unacceptable
So ipamuhay natin, ipahayag natin ang salita ng ating Panginoon sa sanglibutan. Ito man ay tanggapin o nila or hindi, basta ginagampanan natin ang ating part dahil yun po ang gusto ng ating Panginoon. So there is two sides to Noah's message. There is salvation for all who will enter the ark. At ang pangalawa, there is judgment for all who will not enter the ark. So ganun din sa buhay natin. There is judgment kung kanilang tatanggapin ang kaligtasan ng ating Panginoon, hindi sila mahatulan. Pero kapag ka hindi nila tinanggap ang kaligtasan ng Panginoon, sila po ay talagang mahahatulan. Okay? So, we should be continually serving the Lord sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. So, only by doing is so we can condemn the world, which means to leave the world without excuse. Yun po. Wala tayong excuse dahil bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, we have tasks to do. Sabihin, ay, busy kasi ako eh. Ay, ano kasi, wala akong panahon dyan. May trabaho ako. Hindi po yan. Ang Panginoon natin ay bigay sa atin ang responsibility na ito dahil alam niya na tayo ay kanyang matapat na mananampalataya na dapat na gampanan natin. Okay po? So, sa Ezekiel and also sa Ezekiel 33 and 6, chapter 33 verse 6 and also sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, makikita natin dyan. Hindi dahil sa kanyang kasalanan si Noah kung kaya't siya ay kinundim. But ito ay sa pamamagitan ng ginamit siya ng Panginoon para ihayag ang kanyang salita. So ganun din sa buhay natin ngayon, tayo ay ambassadors of Christ para ihayag ang salita ng ating Panginoon sa sanglibutan. Okay po. So, the work of faith secures the reward of faith. So, makita natin sa Hebrews 11 sa ating text. So, we read that Noah in holy fear built an ark to save his family. Hindi dahil sa natakot si Noah dahil sa kasalanan. Hindi. Dahil bagkos siya ay natakot na ang kanyang pamilya ay hindi maliligtas. Kung kaya't nag-action siya kaagad, pinaabot niya, pinahayag niya sa kanyang pamilya, sa ibang tao, ang salita ng Panginoon para maligtas. So, ganun din sa buhay natin, na dapat ipahayag natin sa ating mga mahal sa buhay, ganun din sa ibang tao or sa kaibigan natin, ang biyaya ng ating Panginoon. And that he become heir of the righteousness that comes by faith. Kaya siya ay ano, nagmana ng katuwiran na nanggaling sa kanyang katapatan. Okay, so not only was Noah accepted by the Lord because of his faith, but also Noah's loved ones were saved as the result of Noah's work of faith. Yan po. So, but also Noah's loved ones were saved as the result of Noah's work of faith. Dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, kung kaya't ang kanyang mga mahal sa buhay ay naligtas din. Okay? So, what a reward. Yun po ang result ng faith ni Noah. Ang buong sambahay, sambahayan niya ay naligtas dahil sa winork out niya ang kanyang faith
So, are we doing to? Nagawa ba din natin ito? Something for the salvation ng ating mga loved ones? Mga kapatid? So, is your faith working? E dito na po tayo sa conclusion. Yan po ang panawagan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kagaya ni Noah na sa kabila ng mga hamon, ang ating pananampalataya ay winu-work out natin. Ang ibig sabihin, we conclude na hindi ang anumang hamon ay hindi makapagpigil sa atin, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay po, so reflection, question, sabi dito, how is your walk fellowship with God? Then how pleased is He with His walk with you? Yun po. So what do you think are the things that distract or disturb your fellowship or walk with God? Yun po, isipin po natin. So ipanalangin natin sa ating Panginoon kung anumang mga bagay na nagdi-distract sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating pagsusunod, sa ating katapatan sa ating Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon, hingihan natin ng tawad, and express your desire to intimate walk or fellowship sa ating Panginoon. Yan lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. I hope na marami tayong natutunan sa ating pag-aaral ngayon. God bless sa lahat. Thank you.
Mark 12:41-44. And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow has cast more in than all that they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Salamat Panginoon Diyos sa nahatid ng iyong salita sa gabing ito. Salamat po sa biyaya, sa mga pagpapala mong ibinibigay sa amin, sa aming mga hanap buhay, sa mga trabaho, ang aming mga pinagkakakitaan, ang mga business, Panginoon Diyos, na ibinigay mo sa aming lahat ay salamat sapagkat lahat ng ito ay pagpapala mo. At sa bahagi ng pagbibigay, Panginoon Diyos, ay may bigay namin aming mga tithes, aming mga offerings, ang love gifts namin, Panginoon Diyos, ang missions, at lahat man ang mga bagay na ito, Panginoon Diyos, ay sa ikalalago ng iyong gawain at marami pa, Panginoon Diyos, ang maabot na kaluluwa. At maihatid sa kanila ang magandang balita at ang dalangin namin, Panginoon Diyos, na magpatuloy ang bawat isa na maging tapat sa pagbibigay at ganun din ang Panginoon Diyos sapagkat ang pagiging tapat, Panginoon Diyos, ay pinagpapala mo. Salamat sa lahat ng iyong gagawin pa sa buhay naming lahat at ang dalangin namin, Panginoon Diyos, na ikaw ang patuloy na mawalhati namin sa gawain ng pagbibigay. Lahat na ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Heaven crying out, let the earth proclaim power.
Bilang pagtatapos, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat Ikaw ang nalawalhati sa gawain ito ng aming prayer meeting. Salamat sapagkat pinagpala mo, Panginoon Diyos, ang mga naging part ng program na ito. Salamat sa broadcast ng gawain ito sa pamamagitan po ng paggamit mo sa mga multimedia, pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga talentong ito. Ganon din ang pasasalamat namin sa iyo, Panginoon Diyos, na bawat isa ay napagpala ng iyong salita. At ang dalangin namin ng pagpapalang ito ay maging bahagi din ng ibang mga tao pa na mababahagian namin ang salita mo. Salamat po sa patuloy na pagpapatatag ng aming pananampalataya at ganun din, Panginoon Diyos, ang mga gawain mo, ang mga ministry mo, Panginoon Diyos, ay patuloy na suportahan ng bawat isa at maging involved ang bawat isa sa mga gawain ito sapagkat ito ang magpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa. At ang dalangin namin, Panginoon Diyos, ay patuloy namin maranasan ang iyong pag-iingat sa buong linggong ito. At ang dalangin namin ay patuloy kami na mag-aral at magbasa ng iyong salita. Salamat po muli sa iyong biyaya at pagpapala. Lahat ng ito po ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.